Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon po kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, kapara ng sa unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawa ng hanggan. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang nag-aangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, O katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang lalipad, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malamay na pakpak, at sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatapot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaan, paglusog, pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uri mapaghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ng mga paamong sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente, liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilatin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamaan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagatimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupay nito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Praise the Lord! Hello. Praise the Lord. Ayan, patuloy tayo po na patuloy na tayong sumamba sa ating Diyos. Amen po. Handa na ba ang lahat na sumamba sa Panginoon? Ayan, wala. Apat lang ang ating audience. Walang nagsagot. Handa na po ba ang mga anak ni Rosella yung magpuri? Amen. Ayan. Salamat sa Panginoon at patuloy tayong binibigyan ng lakas. Amen po ba? So, sa mga oras na ito, hayaan natin na anyayahan natin ang banal na Espiritu sa dakong lugar na ito na siyang patuloy siyang kumilos sa ating buhay. Welcome, Holy Spirit. We are
Hallelujah. Aku pun tak paham.
Kapag kumilos ang ating Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, sapagkat patuloy pong namin nararanasan ang kamangha-manghang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, O Diyos, sa mga sandali nito, muli kang maluklok sa aming mga puso. Hallelujah. Thank you.
Sampai jumpa.
At inamang nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba namin ang ilang pangalan. Salamat muli sa buong maghapon at sa oras pong ito na kami po ay muling lumalapit sa inyong presensya. Salamat sa banal mong Espiritu na patuloy mong ibinubuhos, Panginoon, sa dakong lugar na ito. Nalangya po namin na patuloy mo kaming samahan at pagpalain. I-bless ang bawat isa, ang mga manggagawa, ang mga choirs, the mentalists, and the lahat na magpapatuto at mag-EMC, Panginoon, higit sa lahat ang gagamitin mong lingkod na si Brother Joshua, Panginoon. Ayan mga po, Lord, na pagpalain ang mabuting balita ng aming pagsasaguhan. At i-bless mo po ang lahat ng dumalo sa gabing ito, Panginoon. Ayan yung nga po, Lord, na katagpoy mong lahat ng kanilang mga pangailangan at uuwi po silang answered prayer. Ano mang gawa ng kaaway sa dakong lugar na ito ay aming pinagtatagpuyan. Ang gawa ng kadiliman, ano mang tudla ng kaaway ay sa ngalan ni Jesus aming winawasak at pinalalaya sa dakong lugar na ito. Nalangya po namin ang banal mong dugo ang siyang makita sa hapat na sulok ng kompon kung ito, Lord, ka. At nalangya po namin na patuloy mo kaming samahan hanggang sa matapos sa pinaangkin po namin, Lord, ang lahat ng ito sa matamis na pangalan namin, Kristo Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at tayo magsabi ng Amen. Praise God. Malakas sa papuri para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ang lahat po ay inaanayaan ko na umupo sa presensya ng Diyos. At sa mga oras na ito, dadako po tayo sa mga pinagpala ni Yahweh Shaddai. Sino po ba mga pinagpala ni Yahweh Shaddai? Itaas ang mga kamay! Hallelujah! Sino ang ibig pagsigawan ng kabutihan ni Yahweh Shaddai? Itaas po natin ang ating kamay. Praise God! Malakas na papuri para sa ating Diyos na buhay. Purihin ng Diyos. Hallelujah! Lubos ko pong pinasalamatan ng ating Diyos, walang iba si Yahweh Shaddai, dahil sa loob ng dalawang taon mahigit o magtatatlo na ata na pandemic, anin na kasamahan kong mga worker talaga ang namatay. So, natirang workers, tatatlo na lang talaga kami. So, balit, ang Diyos, sabi nga sa Matthew 18:18-20, saan man may dalawa o tatlo na nagkakaisa sa pananalangin, naroon ang kanyang presensya. Amen. Kaya naman sa nakaraang anniversary, bagamat tatlo lang kami talagang tumatayo, hindi naman nagpapabaya talaga ang Diyos. Amen. Wala pa po kaming anniversary na natatandaan kami tinabayaan. Mayroon naman kami mga kasamahan na nandiyan lang sa paligid at naapektuhan talaga ng mga pagsubok. Subalit ayaw nang magpakita. Pero noong nakaraang anniversary, mayroon po akong dalawang kapatid na hindi naman dyan talaga nakatira sa Silverio. Dumating. Yung isa, pauwi sa Linggo, papuntang Leyte. Yung isa naman, pauwi sa 16, pauwi Mindanao. So yung tatlo, dinagdagan ng Diyos ng dalawa para makaalalay. So, hindi po ang Diyos tumitingin sa dami kung ang mga puso naman ay nagkakanya-kanya ng damdamin. Ang Diyos tumitingin sa nagkakaisa kahit kakaunti. At salamat sa Diyos, tagumpay po ang gawain, tagumpay ang kanyang birthday, 26th anniversary. Minsan pa, sa malakas na papuri, palakpak sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Lord, at ngayon po, inaanayaan ko muli ang lahat na tumayo sa presensya ng Diyos sapagkat mayroon po tayong inspirational talk. Ang gagamitin po na daluyan ng kanyang mga salita, walang iba kundi si Brother Junicio Giritan. Ang lahat po, inaanayaan ko sa presensya ng Diyos. Tumayo po tayong lahat at idulog natin at magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Yeah.
Hallelujah. Magandang gabi po sa mga kapatid. Tayo po ay manalangin sandali. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O come Holy Spirit, fill the hearts of your people and enkindle in them the fire of your love. Send forth your spirit and ye shall be created. And you shall renew the face of the earth. O God, you instructed the hearts of your faithful by the light of the Holy Spirit. Grant us in the same spirit to be truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Ngayon po ay tayo po ay tuloy-tuloy na at tayo po tunghayan po natin ang salita ng Diyos. Ang babahagi ko po ay patungkol sa aklat ni Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 25. Ganito po ang nasusulat. Ngunit ang nagsasaliksik sa at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal ay nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang ng pagkatapos ay nakalilimot. Ang taong iyan ay pagpalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Ang salita ng Diyos. So, magandang gabi po muli mga kapatid. Kumusta na po kayo diyan mga kapatid? Matuwid, lakas, mapag-ibig, malaya at kurapan, kaluhan at matagumpay. Hallelujah. Talaga naman ang sa lugar na ito ay tunay na pinagpala ang mga anak ng Diyos. At dito po sa lugar na ito ay pagamat nandito tayo ay patuloy pa rin ang gawain ng Panginoon na ito ay kanyang itinakda saan man tayo kanya dadalhin. Bago po ako, may ako nga pala si Brother Dionisio Garidan. Sa kasalukuyan po ay isa po ako sa isang nag-aaral sa Divine Word ay Divine College of Divine Wisdom dito lang po sa Marañaque, dito sa may Ambel. Narito po kasi ako mga kapatid, lalo na sa mga ngayon lang nakakatilig at nakakilala sa akin o nakakita sa akin, pero sa isa po din po akong lay minister na nag-serve dyan sa ating gawain dyan sa El Shaddai dito sa Ambel. Kaya po ako narito, kaya ito po isa sa mandated ng curriculum na kaming mga preacher na candidate for graduation ay kailangan mag-undergo sa tinatawag na practicum. Kaya nandito po ko sa pagkat ito po ay kailangan ma-meet namin ang mga requirements sa 6 na units po ito. Kaya marami pong salamat sa pagpaunlak at pagtanggap sa akin ng ating monitoring head, si Brother Chick Corrales, at kanyang mga kasamahan, at sa inyo mga kapatid na nawa ay saman nyo rin po ako sa inyong mga panalangin upang ang ating sa pagharap ko sa inyo ay maging matagumpay at maging mabunga. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, ang ating natunghayan na salita ng Diyos ay
natatawag, tinatawag na ito ay tunay na batas o true law. Bakit kaya ito sinasabi? Ayon sa mga manunulat o mga scholar ng Biblia, silang lahat ay karamihan sa kanila ay nagkakasundo na nagkakaisa sa idea ni Santiago sa kanyang mga sinasabi na ito. At ang sinasabi ni Santiago ay mayroong siyang tinatawag na itong perpektong batas. At ang yun ang una, at pangalawa ay tinatawag din niya itong batas ng kalayaan. Ibig sabihin, ang batas ng pagsunod kung saan ang mga tao ay matagpuan ng kanilang tunay na kalayaan. Subalit yung tinatawag na itong batas na perfectong batas ay mayroon siyang tatlong dahilan kung bakit perfecto ang batas na ito. So, ayan po natin ating saliksikin ang tinatawag na batas na ito. Una, ito ay batas ng Diyos. Batas ng Diyos kung bakit na ibinigay at inihayag niya. Kaya ang paraan ng pamumuhay ng inilatag ni Jesus para sa kanyang mga tagasunod ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya ayon sa Levitico 19:18, huwag kang manghihiganti o magtanim ng galit sa iyong mga kasamahan o ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako si Yahweh. Kaya pala ito ay tinatawag na batas at ito ay matutunghayan natin makikita sa 10 utos. Ano ba yung 10 utos? Diba ang 10 utos ng Panginoon ay kung sa una ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso at buong lakas, at kung idiretso pa natin sa pang-anim na utos ay sinasabi, huwag kang papatay o huwag kang maghihiganti. Kaya siguro ito ay sinabi ni Santiago na ito ay perpektong batas. At sa pangalawa ay ayon sa Jeremias 2:11, sapagkat ang nagsasabi huwag kang mangangalunya ay siya ring nagsabing huwag kang papatay. So hindi ka nga nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman lalo at lumabag ka rin sa kautusan. Kaya kahit na sa ating pang-araw-araw na buhay, kahit na hindi man tayo literal na pumapatay, subalit yung ating namang ugali, yung ating mga bibig ay hindi naman kaya-aya sa paningin o pandinig ng Panginoon o sa ating kapwa, ay pumapatay ka na rin sa espiritual na aspeto ng buhay. Kaya mas mainam, mga kapatid, ayon sa aking karanasan, kalimitan, lalo na kung tayo sa ating pakikipag-usap sa kapwa, kung wala man din lang tayong masabi na maganda, ay mabuti na rin na tayo'y manahimik na lang kaysa tayo ay magdakdak ng dakdak at maging sanhi pa ng kaguluhan. Kaya mas mainam na
manahimik na lang. So bali yun po ang aking nakaranasan sa mga kung saan man tayo o kung saan man ako ay may makausap, lalo na kung madadala ka na sa inyong Hatting Bird. At ang pangalawang sinasabi, ito ay perfecto dahil hindi maaaring pasubalian o kontrahin. Ang batas ng Kristiyano ay batas ng pag-ibig. At ang kahilingan ng pag-ibig ay hindi kailanman magapi ng kalungkutan, at lalo na kung ikaw ay masisiyahan. Kaya, mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na kung sa ating mga karanasan, ang sinasabing pag-ibig ay malalaman natin kung talagang mahal ba natin ang ating kapwa, mahal ba natin ang ating Diyos. Sapagkat doon natin malalaman o makilala o madama natin mismo na tayo, kung tayo ay magmahal sa ating kapwa. Amen po ba? Naranasan niyo pa kung magmahal sa inyong kapwa? Maliban sa inyong nanay, tatay o sa lolo. Kasi ang sinasabing pagmamahal ay pangkalahatan. So walang pinipili. Kaya yun po ang sinasabi na ating nag-aaralan ngayon. At alam natin na kapag tayo rin ay nagmahal, kahit na ano pa ang mangyari sa atin, ikaw man ay nakaranas ng napagsubok, o lalo man kung ikaw ay naargambyado, ay lalo sa aking experience, napakahirap din na ang kung tayo ay magtanim tayo ng sama ng loob sa ating kapwa. Ganun din, gayong wala din namang mabuting idudulot sa atin. Kaya sa ating karanasan, kahit na naagabyado man ako or ay mas mabuti na lang na mas mainam na rin at tumawag ka na lang at magdasal, tumawag sa Panginoon, lalo na noong aking karanasan sa buhay ay talagang ika nga eh no, lalo na noong aking sa aking relasyon mag-asawa ay talaga naman hindi naging maayos ang lahat hanggang sa kami ay nagkahiwalay at sa awa ng Diyos. At nauna na rin naman siyang lumisan sa daigdig na to. Nakakalungkot man, pero yun ang totoo. Wala din akong magawa sapagkat siguro yun ang naging tadhana. Nakakalungkot man, pero yun, hindi man natin hawak ang ating buhay. At ayon sa Santiago 2:8, mabuti na yung ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautusang ibinigay ng Diyos na nasa saad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, kahit na ang mga hindi kaya ibig-ibig sa ating paligid ay
ay matutunan nyo rin siyang mahalin. Basta wag lang tayong magsawa, wag lang tayong mananangan sa ating damdamin na tayo ay makadama ng galit sa ating kapwa. Iwasan natin ang mga ganoong bagay sapagkat hindi talaga nakakabuti. At gayong tayo naman ay magsisikap at narito na sa gawain na ito ay dapat natin panatilihin at ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At ganun na rin ang bawat isa sa inyo. Kaya mas nakabubuti na tayo ay manatili, lalo na sa pagdalo ng gawain ni El Shaddai, lalo na dito sa lugar na ito. At nung ako'y papunta nga pala rito, ako'y nag-agam-agam, saan kaya itong lugar na ito? So mabuti na lang, hindi lumampas naman kami, pero hindi naman gaano yung kalayuan. Kaya nang aking napagtanungan, sabi, Bicol region daw. Nandoon tayo, lumampas na kayo, mayroon palang Bicol region dito. So siguro yung mga lugar dito, mayroon na kanya-kanyang pangalan. So yun yung mga identity na ika nga madali rin ma-recognize ng mga taga rito. Kaya siguro hindi rin mas madaling magtandaan. Kaya kami, kahit na mga bata, siguro ang aming tinatanong ay na kilala, alam nila kaagad. So kami ay lumampas at bumalik ng kami. At yun, ito ay natunto namin. So, salamat sa Panginoon at nakarating din dito ng maayos. At tamang-tama ang pagdating ko rito ay nag-aayos pa rin yung ating kasamahan, ng mga kapatid na taga rito. Ayun. At sa ating counting, sa ating pagpapatuloy sa pangatlo, ngunit, sa pangatlo, ngunit may isa pang kahulugan kung saan ang batas ng Kristiyano ay perpekto, sa salitang Grego ay tinatawag itong telios, na halos ang palaging naglalarawan na pagiging perpekto patungo sa isang tiyak na wakas. Ngayon, kung susundin ang ng kalalakihan o mga kababaihan ang batas ni Kristo, matutupad nila ang layunin kung saan sila ipinaipadala ng Diyos. Ito na isa sa contribution ng mundong ito, mundo, gusto nila na dapat silang gawin kung ano man ang kanilang naisin. Tulad halimbawa, nung tayo'y na isang yung mag-asawa, kung saan man sila gustong manatili, at sila man, ang mga mag-asawa man rin ay ika nga ay procreator, so doon po yung ika yung kanilang kumbaga contribution dito sa daigdig. Kaya maging maayos o sinasabing perpekto sila sa diwa ng makakamit nila ang sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Magiging perpekto sila sa bagay nabigay ang sa kanila ng Diyos ayon sa kanilang tinatadhana.
Kaya, at ayon naman sa Roma 4:10, kung si Kristo ang wakas ng hangganan ng kautusan, at sa ngayon ang sinumang nananalig sa kanya ay pawawalang sala. So, kaya pala mga kapatid, sa pangbungad na ating tinunghayan ng mabuting balita ni ayon kay Santiago na kanyang tinawag na tunay na batas. Kaya pala ito kanyang sinasabing tunay na batas, sapagkat kung tayo man ang nagkakasala, ano man ang ating mga kasalanan, maging mortal man, binyal, basta matuto lang tayong lumapit sa Panginoon at tayo magpakumbaba ay tumawag sa Kanya, ay tayo ang Kanyang tutulungan at hindi niya tayo pahihindian, sapagkat sabi nga ng isa pa sa kasulatan na kung si Kristo ay siya ang larawan ng Panginoon, buhay na larawan ng Panginoon. Kaya sinasabi na kung mananalig lang tayo sa Panginoon, sa aliman ng ating mga nagawang pagkukulang, ay tayo ay kanyang pawawalang sala. Kaya ganun pala kahalaga ang batas na sinasabi ni Santiago. Kaya kung tayo man ay ang ating mga kasalanan, provided kung tayo ay nasa tinatawag na state of grace, kung tayo mayroong mga kahilingan sa ating Panginoon na hindi pa dumarating o kaya ay bagamat nababalam o natagalan, ay huwag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat siya ay kung tumugon ay may takdang panahon. Amen, mga kapatid. Kaya tulad ng nabanggit ko, kung tayo ay nasa state of grace sa ating mga kasalanan, yun yung ang naging hadlang sa ating mga panalangin na ikang hindi pa tinutugon. Kaya kung tayo ay lumapit sa sakramento na itinatag ng ating Panginoon, yung tinatawag nating tears. Ano po yung tears? Ito po yung tinatawag na confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramental. Ito po yung mga bagay na ito ay very common po ito sa ating mga Katoliko. Kung tayo ay pinapractice natin ito, lalo na sa ating pagsisimba sa araw ng Linggo, ay dapat huwag nating kaligtaan o huwag tayong palipasin ang araw ng Linggo na yan, sapagkat yun ay isang utos din ng Panginoon na mahalin natin siya una sa higit sa lahat. Yun sa isa sa 10 utos na ating Panginoon. Kaya napaka ganda at napakabuti ng ating Panginoon sapagkat tayo ay kanyang patuloy na ginagabayan sa ating pang-araw-araw na buhay, kahit man tayo ay nagkakamali sa bawat araw. At yun. At sa ating pagpapatuloy ay sa ating pagpatuloy ay tayo po ay tumahimik sandali upang tunghayan natin ang mabuting balita na ihahayag ng ating mga kapatid na isang susunod na magbabahagi sa atin sa gabi ito. Hallelujah.
Praise God. Patuloy po tayong makikinig ng salita ng Diyos. Ang gagabitin pong healing message, walang iba kundi si Brother Joshua Salera. Itas po natin ang ating mga kamay, tanda ng pagsamba natin sa ating Diyos na buhay. Ipitin natin ang ating mga mata at yumuko tayo sa ating Panginoon, tanda ng pagpapakumbaba natin sa harapan ng mga ng Diyos. Inaamin namin, O Diyos, na sa gabi ito kami ay nagkakasala mula sa umaga hanggang sa ngayon. Nais namin, Lord, na kami po iyong patawarin. Kahabagan mo kami mga makasalanan na humihingi sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Nagkakasala kami sa pamagitan ng isip, salita at sa gawa. Kayo, O Diyos, loobin mo, Panginoon, na sa pangalan ng aming Panginoon Jesu Kristo, ng bugtong na anak, igawat mo sa amin, Panginoon, ang total forgiveness upang sa ganun malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu sa aming buhay.
dahil naniniwala kami, Panginoon, ng Espiritu Santo ang siyang magpapaunawa sa amin na iyong mabuting balitang ihahayag sa gabing ito. Pagpalain mo rin ang dakong lugar na ito, Panginoon. Puspusin mo ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang iyong mabuting balita sa gabing ito dahil naniniwala kami, O Diyos, na ang salita mo ay may kapangyarihan. At ang lahat nito, O Diyos, ito po'y aming samutalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Palakpakan ng Panginoon. So mga kapatid ko ni Cristo, I would like to encourage you to open your Bible. And our Sunday Gospel reading tonight is taken from the book of St. John, chapter 14, verse 1 to 12. John, chapter 14, verse 1 to 12. So kung wala pa tayong mga Biblia, tayo lang po ay makinig na mabuti. Ito po ang sinasabi, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sa inyo at paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroonan ko. At alam na ninyo ang daang patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di at hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka pa naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa galang aking sarili. Ang Amang sumunod sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo din sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa na mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli natin palakpakan ang Diyos na buhay. Manakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Huwag natin tibirin ang pagpalakpak sa Diyos. Dahil kailanman tayo hindi tinipid ni Yahweh El Shaddai. Praise God. Hallelujah. So puli na po tayo magsiupo. So narinig nyo kanina, no? Ating kapatid na si Father Dionysio, siya po ay graduating student sa Divine Wisdom. So, bahagi po nila yung pagtayo dito bilang sa kanilang curriculum. Ay, tawag, curriculum? Ay, pasensya na, hindi ko kasi alam. No? Bahagi sa kanilang parang OGT nila. No? Bago sila mag-graduate, kailang dadaan sila sa mga tulad sa ginagawa niya kanina. So, kung ano man ang ating mga narinig, ano man ang kanyang forma, ang naman ang the way nag-deliver siya. So, bahagi din yan sa kanyang pagsasanay. Amen? Minsan, yung kanyang pananalita ay medyo ganun, ay pasensya natin, Bisaya, kasi pareho kaming dalawa. Amen? Taga Bohol, taga Panglao Bohol, ganun kasi kami mga Bisaya. No? So, anyway, ng kapatid ko ni Christo, our Sunday Gospel reading tonight ay bahagi ito sa mga huling pangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad before his suffering and death on the cross. So, itong ating binabasa ngayon ay bahagi ito sa huling pangaral
ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostoles. Now, in the book of John chapter 10, mga kapatid ko ni Cristo, there are 7 times in which Jesus says, "I am." Alright? So, mayroong 7 beses, no, na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na, "I am." And each statement, kapatid ko ni Cristo, give us a glimpse into God's character of what He is like. Right? So, makikita natin na ano ba talaga ang karakteristik ng Diyos na ating makikita, no? Sa ating binabasa ngayon, mga kapatid ko ni Cristo. Ngayon, sabihin nyo nga sa ating katabi, katabi, pwede ba? Makinig muna tayo. Anong sagot? Purihin ang Panginoon. Ngayon, ano ba yung, what are those 7 I am na sinasabi ni Lord sa John chapter 10? Una, sinabi ni Lord, "I am the bread of life." Sinabi niya yan in John chapter 6 verse 35. Pangalawa, sinabi ni Lord, "I am the light of the world." Yan, pangalawa na. Ano pa yung mga sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid ko ni Cristo? Pangatlo, "I am the door." Siya ang pintuan. No? Pang-apat, ano yung sinasabi ni Lord na pang-apat, mga kapatid ko ni Cristo? "I am the good shepherd." Right? Pang-lima, ano pa yung sinasabi ni Lord sa pang-lima, mga kapatid ko ni Cristo? "I am the resurrection and the life." Pang-anim, ano yung pang-anim, mga kapatid ko ni Cristo? Jesus said, "I am the way, the truth, and the life," mga kapatid ko ni Cristo. "And no one comes to the Father except through me." Yan ang pang-anim, no? So, ito po ang ating tatalakayin sa gabi ito dahil ito po ang ating ebanghelyo. And the last 7-1, ano po yung panghuliin, sinasabi ni Lord, yung pang-pito, mga kapatid? Ang sabi niya, "I am the vine and you are the branches." Yan po ang 7 I am of Jesus na nasulat dito sa book of John, mga kapatid. Ngayon, in our Sunday gospel in John chapter 14 verse 1 to 12, mga kapatid ko ni Cristo, meron din 3 pahayag ang ating Panginoong Jesus. Napakaganda yung 3 pahayag ng ating Lord sa ating binabasa ngayong ebanghelyo. Brother Joshua, ano pa yung 3 pahayag na sinasabi mo, na sinasabi ni Lord din? Ito po, una, anong pahayag ni Lord? Ang sabi niya, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin." Yun ang unang pahayag ni Lord sa ating gospel. Pangalawang pahayag ni Lord, mga kapatid ko ni Cristo, "Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. At maroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan." Yan ang pangalawang pahayag ni Lord. And the other last one, mga kapatid ko ni Cristo, sabi ng ating Panginoon, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." So mga kapatid ko ni Cristo, yun po ang 3 pahayag ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, unahin natin talakayin, mga kapatid ko ni Cristo, yung unang 3 pahayag ng ating Panginoong Hesus in our Sunday gospel. Ano ba yun? Ang sabi ng unang 3 pahayag ni Lord, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin." Mga kapatid ko ni Cristo, ang focus kasi ni John Evangelist, mga kapatid ko ni Cristo, sa kanyang panulat upang kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus na hindi lang taong kaisa natin at patuloy umaako sa ating abang kalagayan, kundi nais ni John Evangelist na kilalanin natin si Lord bilang tagapagligtas at Diyos. Yan ang nais iparating ni John Evangelist, mga kapatid ko ni Cristo, na kilalanin natin yung Lord
kilalanin ni si Jesus, hindi lang tao, no? Kung hindi, siya ay Diyos at anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Jesus ay Diyos na naglalakbay kasama natin sa ating buhay. Amen? Naniniwala ba kayo that until now, sinasamahan tayo ng ating Panginoon? Tumataas ang kamay sa mga naniniwala? Kapatid ko, Kristo, right away, pagpalain tayo ng Panginoon. Right now, dahil naniniwala tayo, mga kapatid. Ngayon, sa panahon ng ating kabalisahan, naniniwala ako, mga kapatid ko ni Kristo, na tayong mga tao ay balisa. Kahit pa siguro sa tingin mo tahimik ang bahay nila, payapa, pero in truth, sa puso ay balisa. Naniniwala ako niyan, mga kapatid ko ni Kristo, at kapag tao ay balisa, kapatid, halos hindi na talaga siya magkadaunggaga sa dami na kailangan gawin. Halos hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Dahil sa kabalisahan, mga kapatid ko ni Kristo, nandiyan yung trabaho, amen, nandiyan yung pamilya, andiyan yung mga kamag-anak, pulo na kayo sa bahay, dumating ko yung kamag-anak, hasti lang, God. Amen. Pulo na kayo. Di ba? Hindi mo na alam kung sa may isak-sak sila ipatulugin. Dumating pa mga, so, you go po. Amen. Balisa at hindi lang yun, mga kapatid ko ni Kristo. Amen. Nariyan yung ating mga bayarin. Alaga, God, patong-patong na. Di ba? At tapos, araw-araw ka bang bisitahin sa ating kaibigan, kaibigan yung mga chismosa. Halaga siya, gusto mo nang ayaw mo na silang, ayaw mo na pakinggan, pero ano eh, sinugod ka eh. O, di ba? Kaya mga kapatid, minsan hindi na halos magkanaunggaga ang tao sa dami niyang gagawin, mga kapatid ko ni Kristo. Amen? Tapos, mayroon pang mga negosyo kinakaharap. Halaga siya. Amen? Tapos, bukod pa sa mga negosyo, habang nagkaroon sa negosyo, ang kanyang utak, plano pa naman. Ang daming mga plano, amen, mga pangarap sa buhay, at kung ano-ano pang mga kabinsahan. Amen. Naniniwala ako niyan, mga kapatid ko ni Kristo. Amen. Minsan, sa totoo lang, mga kapatid ko ni Kristo, minsan, nakakalimutan nating magpahinga. Amen. Dahil, ang puso at isip natin ay punong-puno na mga alalahanin sa mga material na bagay. Amen? Pati kayo umimik. Amen? Kaya balisa-balisa yung mga tao, no? Diba? Ganun talaga ang tao, mga kapatid ko ni Kristo. Inuuna ang trabaho. Hala, sige. Unang trabaho talaga. Halos nakalimutan ang kumain. Kahit gutom na ang tiyan, inuuna pa rin ang Facebook, inuuna pa talaga yung Messenger, dahil mayroon namang katagpo na kasosyo na sa negosyo. Amen. Kaya mga kapatid ko ni Kristo, punong-puno sa mga alalahanin. Lalo na sa mga material na bagay, mga kapatid ko ni Kristo. Ngunit, anong sabi ng ating Panginoong Hesus tungkol sa mga kabalisahan natin? Ang sabi ni Lord, mga kapatid ko ni Kristo, huwag kayong mabalisa. Amen. Huwag tayong mabalisa. Yun ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong mabalisa. Dahil sa totoo lang, mga kapatid ko ni Kristo, alam ng ating Panginoong Hesus na sa gitna ng napakaraming hinaharap natin sa buhay, madali lang tayong malunod. Madali lang tayo para bang malupay-pay. Alam ni Lord yan. Alam ni Lord yan, mga kapatid ko ni Kristo, na madali lang tayong malunod sa kawalan. Madali lang tayong malupay-pay. Madali lang tayong mapanghinaan ng loob. Alam ng Diyos yan, mga kapatid ko ni Kristo. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong mapalisa. Bakit? Dahil
kasama natin ang kanyang banal na Espiritu. Alam ni Lord, yung mga iniisip natin, alam ni Lord yan. Pero, pinalahanan tayo ating Panginoong Jesus na maniwala at magtiwala tayo sa Kanya. Alam ni Lord kung anong klaseng kabalisahan mayroon ka. Amen. Maniwala ka. Maniwala tayo sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid ko ni Kristo. Lagi niya tayong sinasamahan. Ang kulang lang natin ang pagtawag sa Kanya. Alam ni Lord, anong problema mo ngayon, mga kapatid ko ni Kristo? Kung madalas ang ating puso at isipan ay laging nakatuon sa mga pinagdaanan natin, kapatid, ngayon, maniwala ka sa hindi, madali tayong maapiktuhan anumang unos na darating sa ating buhay. Kapag lagi mong iniisip yan, tingnan mo yung iba. Sa sobrang balisa, sa sobrang iniisip yung mga pangailangan, nasisira ang kanyang utak. Amen. Chill lang. Kasama natin si Lord. Amen. Huwag tayo magpadala. Amen. Dahil, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, maging tayong lahat dito, alam ni Lord kung anong ating mga pangailangan. Anong ating mga problema, mga kapatid ko ni Kristo. Kaya, huwag din kalimutan na lagi talaga natin kasama si Jesus. Yun lang talaga ang gusto ni Lord na itanim sa ating isipan, mga kapatid ko ni Kristo, na huwag din kalimutan kasama natin si Jesus. Minsan, maniwala kayo sa hindi, mga kapatid. Dahil sa sobrang kabilisahan, hindi natin naramdaman na kasama natin si Lord. Ako inaamin ko yan. Minsan, hindi naman lagi. Sa sobrang dami mong iniisip, sa sobrang dami mong alalahanin, minsan ang naisip mo, hindi na yata ako kasinamahan ni Lord. Pinabayaan na yata ako ni Lord. Amen. Iba ganyan, mga kapatid ko ni Kristo. Sa sobrang kabilisan, hindi na alam. Hindi na niya maramdaman na kasama niya ang ating Panginoong Jesus. Lalo na pag may utang ka. Lalo na pag may karamdaman ka, sumakit ang tuhod mo. Amen. Parang sasabihin mo, gusto mo, nasaan ka na ba, Lord? Pinabayaan mo niya, nasaan ka ba? Hindi mo na niya ako sinasamahan. Kaya minsan, hindi natin nararamdaman na kasama natin si Lord. But bear in mind, hindi man natin nararamdaman na kasama si Jesus, pero ramdam ka ng ating Panginoong Jesus. Ramdam niya. Hindi man natin siya nararamdaman dahil sobra sa kabilisahan, pero ang Lord, ramdam ka niya. Katakaupo ka dyan. Ramdam ka ni Lord, mga kapatid ko ni Kristo. Alam ng Diyos kung ikaw'y nagkinig o hindi. Amen. Kaya wag natin isipin na hindi natin kasama si Jesus. Kasama natin siya. Kung hindi mo man siya naramdaman, ramdam ka ng ating Panginoon. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Okay, don't forget to pray. Pray, manalangin. Amen. Naniniwala ka that there is power in prayer. Bakit hindi natin gamitin sa tuwing nasa gitna tayo ng kabalisahan? Sa tuwing may gitna tayo, nasa gitna tayo ng problema, bakit hindi kayo mapipray? Amen. Hindi sa Diyos natin sasabihin ang ating mga hinaing. Saan natin sinasabi? Doon sa ating mga BFF. Sa ating mga kumare, sa ating mga kumpare, sa ating mga kaibigan. Amen. Yung mga malalim ng problema, doon mo sa kaibigan mo sinasabi. Amen. Bakit hindi sa Diyos? Tapos pag hindi makayanin sa kaibigan, sa kakapalalapit sa Diyos, ginawa mong opsyon ng Lord. Amen. Kung wala magawa ang kaibigan, kung wala magawa aking kumari, ay
Lord, last option na talaga ka, Lord. Wala na ako ibang malapitan. Ikaw na lang talaga, Lord. Kawawa naman ang Lord. Ginawa natin pang last option. Amen. Kaya mga kapatid ko ni Kristo, sa taimti na panalangin kay Jesus, nang galing sa puso, no? Nung taimti na panalangin natin kay Jesus, mga kapatid ko ni Kristo, maniwala ka, doon natin matatagpuan at mararamdaman na kasama natin siya. Intin na panalangin. Doon natin maramdaman na sa hirap pa at ginhawa, kasama pala natin ang ating Panginoong Jesus. Kapag tayo ay taintin manalangin sa Kanya, alam nyo ba, mga kapatid ko ni Kristo, sa panalangin, doon lamang natin matatagpuan ang kapayapaan sa gitna ng kabalisahan. Amen. Yan ang katotohanan, mga kapatid ko ni Kristo. Alam ni Jesus na marami tayong hinaharap na mga suliranin, mga kapatid. Araw-araw, alam niya ni Lord, walang natatago sa Kanya. Alam niya, araw-araw, mayroon tayong mga suliranin, mga kapatid ko ni Kristo. Parte yan sa buhay natin sa mundo. Amen. Yung mga suliranin, mga problema, parte yan sa buhay natin sa mundo, mga kapatid ko ni Kristo. Alam niya kung anong ang lahat ng ating inaalala. Alam na alam talaga ng ating Panginoong Jesus. Walang natatago ni Lord, mga kapatid. Amen. Pray lang, mga kapatid ko ni Kristo. Alam ni Jesus, ngayon nga eh. Alam nga ni Jesus na mayroon ka malubhang karamdaman ngayong gabi. Hindi malang natin isinasabi sa ating mga kapatiran. Pero alam ni Lord na mayroon kang karamdaman sa gabing ito. Walang natatago sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid ko ni Kristo. Alam ni Lord na may problema ikaw. May problema ikaw sa financial ngayong gabi. Alam ni Lord yan. Mula kanina hanggang ngayon, na problema ka pa ng financial. Alam ni Lord yan. Amen. Alam ni Jesus na may problema ang pamilya mo ngayon. Dumaan sa matinding pagsubok ang buong pamilya mo ngayon. Alam ni Jesus yan, mga kapatid ko ni Kristo. Amen. Alam ni Jesus yan na mayroon kang dapat bayarang utang na hanggang ngayon, hindi mo pa mabayaran buo. Amen. Gaano pa ka-sexy natin, kaya gaano pa kakapal ang ating lipstick, alam ni Lord talaga may utang ka. Kaya dun niya pa ang forma mo, kahit pa ang laki-laki pang bag mo, ang laki pa dito mga earrings mo, pero alam ni Lord na habang naglakad ka, lakad ng utangan, hindi pa nagbayad. Walang ka natatago kay Lord, mga kapatid ko ni Kristo. Amen. Alam nga ni Lord eh, na ngayon eh, mayroon kang kagalit eh. Alam ni Lord na mayroon kang kagalit. Pero gusto mo siyang lapitan para magka-reconcile kayo. Alam ng Diyos yan. Alam ng ating Panginoong Jesus yan, mga kapatid ko ni Kristo. Kaya, anong paalala ni Lord? Huwag kang mabalisa. Sa mga bagay na iyan, sa mga parte sa mundong iyan, huwag kang mabalisa. Amen. Sinabi ni Lord, manalig ka sa Diyos. Lahat ng kabilisahan natin, lahat ng ating mga sululanin, ibigay natin sa ating Panginoon, manalig tayo sa Diyos. Yan ang gusto ni Lord na mangyari sa atin. Yan ang gusto ituro ng ating Panginoon Jesus sa ating buhay. Amen. Kaya manalig, sabi nga niya, anong sabi ni Lord? Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Napakalinaw. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nasaan mo yung pananalig mo? Amen. Kapatid, bakit sinasabi ni Lord na manalig kayo sa akin? Dahil ang sinumang taong nagtitiwala at nananalig sa Diyos ay payapang malampasan ang lahat ng mga suliranin sa buhay. Lahat!
tayo lahat pala ay ibigay po po sa ating pananalig sa Panginoon, lahat ng mga suliranin natin ay kaya ating malampasan. Why? Dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya, dapat gawin natin, kapatid, pagtibayin natin ang ating buhay panampalataya sa Kanya. Huwag tayong magdadalawang isip na si Jesus ay laging kasama natin. Amen. Kaya mga kapatid ko ni Kristo, sinabi ni Lord, manalig kayo sa akin. Amen. Huwag natin yung kalimutan, mga kapatid ko ni Kristo. Tandaan natin. Lagi natin tatandaan sa gabi nito, gaano man kabigat ang ating mga problema o mga hinaharap natin, mga kapatid, maging magaan yan sa piling ng Diyos kung tayo ay may malalim na pananalig at pagtitiwala sa Kanya na hindi niya tayo papabayaan kailanman. Amen. Yan ang kagandahan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid ko ni Kristo. Kaya huwag natin kalimutan, hindi tayo nag-iisa sa ating mga problema, sa ating mga pangangailangan, sa ating mga sululanin. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang ating Panginoon. Sa hirap man at ginhawa, lagi din kasama ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Kaya, at kung tila hindi natin kaya mga pagsubok, tanda natin, mayroon tayong mapagmahal na Diyos na handang tumulong sa atin anumang oras at panahon. Yan ang lagi natin ilagay sa ating isipan, mga kapatid. Kahit gaano man karumi at kadami ang ating kasalanan sa puso, kapag tayo ay manalig at magtiwala sa Kanya, kaya niyang lilinisin at babaguhin ang ating puso at makakatanggap tayo ng isang buhay na kasiyasaya. Makatanggap tayo ng mga panibagong biyaya at pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen. Ngayon, sinabi ng ating Panginoong Hesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. At tumaroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Well, mga kapatid ko ni Kristo, maganda itong pahayag ng ating Lord tungkol sa kanyang paghahanda ng na ating matitirahan doon sa kanyang kaharian. Alam naman natin, mga kapatid ko ni Kristo, na si Jesus ay hindi lang basta-basta anak ng Diyos. Alam natin yung lahat. Alam natin na si Lord ay hindi basta-basta anak ng Diyos, kundi siya ay Diyos na ating tagapagligtas. Diyos na nagkakatawang tao, mga kapatid ko ni Kristo. Kaya sabi ni Lord, pupunta ko roon at ipaghanda ko kayo ng matitirahan, mga kapatid ko ni Kristo. Nagmula ang ating Panginoong Hesus sa Ama at siya ay babalik sa kanyang Ama. For what? Para saan? Upang maghari sa atin. Siya ay galing sa langit. At marapat lamang na siya ay galing sa langit, siya ay babalik doon para tayo'y ipaghanda na matitirahan at maghari sa atin, mga kapatid ko ni Kristo. Ang kagandahan lang ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, dala niya sa kanyang pag-akyat sa langit ang pangakong kasama niya tayo till the end of this world. Ang pag-akyat ni Lord sa langit, kasama niya ang kanyang pangako para sa atin. Nasasamahan para niya tayo until the end of this world. Ibig sabihin, wala man siya dito, hindi man natin siya magkikita in person sa mundong ito. Dahil si Lord nasa langit na. Pero paano, Brother Joshua, sinasabi mo, sinasamahan din ni Lord? Sinasamahan pa rin tayo ni Lord sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen. Kaya mga kapatid ko ni Kristo, we should know na hanggang sa hantungan ng ating buhay, mga kapatid ko ni Kristo, sa mundong ito,
kasama natin si Lord. Bakit, Brother Joshua? Bakit hanggang hantungan, no? Sa buhay natin sa mundong ito, kasama natin si Lord? Bakit? Dahil nais si Lord na tayo ipagkaloob niya ng biyaya at papalang buhay. Amen. Ano kasing buhay? Buhay na sagana at kasiyasiya. At hindi lang yun, pagkulooban pa tayo ni Lord na isang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Biro nyo, sabi nga, kung sino yung lumalapit kay Jesus ay magkakaroon ng buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na sagana at kasiyasiya. Hindi lang yun, mayroong bonus. Pag magpatuloy pa rin tayo manampalataya sa Kanya, bibigyan pa rin tayo ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Amen. Yan ang kagandaan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid ko ni Kristo. Kaya, ang ating patuloy na pananalig sa Kanya, patuloy nating pagiging tapat at masunurin sa Kanya mga salita, mga kapatid ko ni Kristo, mga paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, pagpapatawad, mga kapatid ko ni Kristo, tandaan natin, yan ang dapat nating gawin dito sa mundong ito upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Pagpapatawad, paggawa ng mabuti. Amen. Pagiging tapat sa Panginoon. Amen. Pagsusumikapan, sundin ang kanyang kaluuban, ang kanyang mga utos, mga kapatid ko ni Kristo. Dapat natin gawin yan upang makamtan natin ang walang hanggang kaligayahan kasama si Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya ang ating pananampalataya kay Jesus at pag yung tinatawag na pag-isa sa buhay sa kanyang mga turo, mga kapatid, yan ang ating babaunin papunta sa langit. Babaunin natin yan ang ating pananampalataya, ang ating pananalig sa ating Panginoong Jesus. Yan ang ating babaunin doon sa kaharian ng langit, no? Kapag tayo ay pupunta na doon, mga kapatid. Kaya, maniwala kayo sa hindi. Ang ating mga mabubuting gawa, pagtitiwala kay Lord, pananampalataya, kainahunan, kababaang loob, paggawa ng mabuti sa ating kapwa, yan ang dapat ating baunin sa kaharian ng Diyos. At pagdating sa langit, pagdating sa harapan ng Lord, tatanungin ka ng Diyos, ikaw, Joshua, ano ba ginagawa mo sa mundo nung ikay pinabuhay? Ano ba ginagawa mo para sa akin? E sasabihin ko naman, Lord, nag-preach man ako, Lord. Ay, hindi. Anong preach, boy? Sabi ni Lord, hindi. Ako, Lord, ay nagsisimba man ako, Lord. Ay, hindi man yung gawa, simba. Simba ka eh, atin kang gawain. Hingi ka man lang sa akin. Ang tanong ko, anong ginagawa mo nung ikay nabuhay pa sa mundo? Anong ginagawa mo para sa akin? Ano ba? Ano? Sabihin mo naman, ay Lord, ano kaya Lord? E nag-require mo na ko Lord. Ay hindi, maawit ka lang eh. Pero pag ang isagot natin, Lord, ang ginagawa ko para sa iyo, pinapatawad ko yung kapwa ko. Lord, alam mo Lord, ay yung ginagawa ko para sa iyo na ako'y nabubuhay sa mundo. Hindi ako, ano yung tihik? Tagalog? Ha? Tripot, Lord. Nagbibigay ako, Lord. Ano pa? Ano pa ginagawa mo? Ang ginagawa ko, Lord, yung mayroon na tumba doon, Lord, tinulungan ko siya. Di ba? Ano pa? Lord, mayroon kaming gawain doon sa kulungan. Lagi ko na pupunta doon. Kami ni Sir Marina, kami si Sherwin, si ano. Bakit? Sabi ni Lord, sige, brother, pasok ka. Yahay. Bakit? Dahil kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, ay ginagawa mo sa Diyos. Yan ang babaunin natin. Kung istrikta ka, matapangpuri ka, ay wala. Tabla. Pagdating doon, sabi Lord, ako, di ba,
ako yung nag-preach sa iyo, Lord. Ako yung nag-preach. Ako yung nagkakanta. Hala, yun. Matapobre ka eh. Amen. Kapatid ko ni Kristo, sa totoo lang, madalas kaming pumupunta sa lamay. Ako, Sherwin. Ano, Sherwin, naging nagtotok sa patayan. Hindi ka rin, Sherwin, nagsalitan sa dalawang Nuli. Ako, si Nuli, si Joy, Sherwin, si Marina, si, mayroon pong kaming bagong grupo. Si, ay, mayroon kasama si, ano, Julito, yung ano sa East Cross. Minsan, kasama pa namin si Joe Marie. Pumupunta kami sa mga patay upang sa burol o lamay para ipanalangin yung kaluluwa. Hindi yung patay. Yung kaluluwa sa namatay. At saka magbigay kami ng mga inspirational talk at umawi para sa Diyos. No? So madalas kami doon na pumupunta sa mga may lamay. Alam niyo mga kapatid ko ni Kristo, ang nakakagaw pansin ko, minsan kasi sa bahay, kapag wala akong ginagawa, nanonood ako ng Netflix. Netflix na kasi, mayroon akong internet, Netflix na. Dati, wala. Nanonood ko Netflix. Bakit kayo nagkita ko pag may namatay? Yung mata ba? Yung mata sa namatay, nilagyan niya ng dalawang, hindi bulak, pira, pilak. Bakit kaya may pilak yung dalawang mata sa namatay? Isabi pa na nila, may iba na sabi, kasi bro, pag namatay kasi yung tao, minsan yung mata niya, hindi nakapikit lahat, may kalahati lang ganon. Para hindi masilawan sa liwanag ng napalibot sa kanyang kabaong, nilagyan nila ng pera, para hindi masilawan. At minsan naman, napupunta kami sa patay, nakita ko talaga. Yan ko lang sinasabi ng Sister Marina, mayroong yung sa kamay ng patay, may nakaipit na pira. Oo nga. Kasi minsan, baga na ako, minsan ako titingin doon sa kabao kasi, ano eh, patay eh. Kaya, minsan nakita ko, may pira na nakaipit. Bukod sa rosaryuhan, may pira pa nakaipit. Hindi ko ba laman naman kung ito may pamasahe sa patay papunta sa kabilang buhay. Amen. O sadya kaya mukhang pira yung namatay nung siya pa'y buhay. Pero mo, may pira. Amen. Pangalawa, ano pa nag-aagapan sa akin, mga kapatid ko ni Kristo? Sa ibabaw ng kabaong, may sisi. Amen. Sabi ko, pasakan yung sisiw. Sabi naman nila, alam mo, Brad, itong sisiw kasi, no? Itong namatay, Brad, inamatay kayo sa karasan. At hindi naman alam kung sino yung patay sa kanya. Kaya naglagay kami ng sisiw. Bakit naman naglagay ng sisiw? Dahil bawat tuka daw ng sisiw ay inuusi daw yung gumagawa ng karasan. Kinikonsensya, hindi makatulog hanggang sa mag-surrender. Biro mo bawat tuka ng sisiw daw? Kaya pala, yung salamin sa kabaong, mayroon din bigas. Ayun nga daw, tuka ng tuka. Para daw, yung gumawa ng karasan, ha? Ay uusigin. Di mapapakalin, mga kapatid ko ni Kristo. Amen. At minsan iba din, mayroon nila kalagay. Ring horse. Deer. Sa iba ko lang, ano? O, doon sa CEA, nung punta kami ni Sister Marina, kami ni nakita ko may ring horse. At bukod pa sa ring horse, mayroon pang pulutan nilagay sa kabaon. Isabi kasi nila, sabi ko, Brent, bakit may ring horse yan? Bakit may ano? Kasi naniniwala sila, paniniwala nila na ang kaluluwa ng tao 40 days to mag-ikot-ikot sa mundo. At dahil yung tao daw, nung buhay pa siya, paborito na yung red horse at malakas mamulutan. Kaya daw, habang nandito pa yung kaluluwa niya sa mundo, amuyin yung red horse, pati yung pulutan. Why? Dahil tama din sinasabi, may kanta. Sa langit, wala ang beer. Kaya pala daw, amoy nung sa kaluluwa yung beer dahil pagdating nila sa langit, wala ng beer. Sinamantala niya ang panahon. At ito pang nagkakamang nga mga kapatid ni Kristo sa burol ng mga Chinese. Alam niyo yung Chinese? Yung pure Chinese ha? Hindi yung Filipino Chinese. Pure Chinese, alam niyo.
ako kasi doon sa kulungan, nga nasayang ko sa, doon ako sa Kasablayan, Prison Penal Farm, may mga Chinese na natay. Pag namatay yung Chinese, pupunta yung mga kamag-anak, anak ka mga doon, sa tabi ng kanyang kapaong, mayroong mga laruang barko, mayroong laruang eroplano, mayroong laruang kotse, amen? Tapos mayroong pagkain, may mga inumin. Nagtanong ako. Wala mo sa isagot. What I did is, I made a research through the internet kung para saan yan. At alam mo anong sabi nila? Yung barko-barko daw, yung kotse, yung helicopter, yung bahay-bahayan na nasa tabi ng kabaong niya, yun daw ay dadalhin niya sa kabilang buhay. At gagamitin sa kanyang panatili sa kabilang buhay. Biro niyo, hindi wow. Amen. Kaya mga kapatid ko rin, sabi ko nga, aba, kakaiba yung mga Chinese. Oh, kaya na pala, dadalhin niya, kaya pala dadalhin niya yung kaluluwa na yung kaluluwa, dadalhin niya yung mga aeroplano dahil para daw may magkabit siya sa kabilang buhay. Amen? At may magkabit siya sa kanyang panatili doon sa kabilang buhay. Pero, kapatid ko ni Kristo, naiba tayo mga Kristiyano kaysa kanila. Lalo-lalo na tayong mga Katoliko, anak ni Yahweh El Shaddai, ibang-iba tayo kaysa kanila. Sila, nagdala ng mga kotse-kotse, ano-ano pang dala, bahay-bahayan, mayroon pa mga, tawag doon, yung sisiw-sisiw, may pira papaipit. Pero tayo mga anak ni Yahweh El Shaddai, kakaiba tayo sa kanila. Bakit kamo ko nasabi, mga kapatid ko ni Kristo? Ha? Dahil, hindi na natin kailangan magdala ng ano-ano paman. Ha? Hindi natin kailangan na magdala ng kung ano-ano paman. Sapagkat, ang Diyos na ang mahala sa ating mga pangangailangan doon sa kabilang buhay. Lalo-lalo na sa ating matitirahan. Hindi dapat magdala pa ng mga bahay-bahayan. Sa ating wala na yun. Hindi natin mamablima doon. Bakit ka mo? Sabi nga ni Lord eh, mauna siya doon eh, palipaghanda tayo eh. Kaya, wala natin problema. Hinika lang tayo sa kabaong. Amen? At, hindi natin problema pagpunta doon. Hindi natin mamasahe. Kaya huwag natin maglagay ng ipit-ipit na pira sa kamay. Ha? Wala na, wala natin problema. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, si Lord ang bahala sa lahat nating mga pangailangan sa kanyang kaharian. Lalo-lalo na, kapatid ko ni Kristo, sa ating matitirahan doon. Amen? Kapag tayo ay sumakabilang buhay na. Yan ang kagandahan natin, mga kapatid ko ni Kristo. Amen? Ngayon, sinabi naman ni Lord, mga kapatid, I am the way. Sabihin niyo, the way. Okay? Sinabi ni Lord, I am the way, the life, and the truth. And no one comes to the Father except through me. Yun ang sinasabi ni Lord. Ngayon, ipinagkilala ni Lord ang kanyang sarili bilang daan. Way. Di ba sabi ni Lord, ako ang daan? So, ipinagkilala ni Lord ang kanyang sarili bilang daan, mga kapatid ko ni Kristo. Now, bilang daan ang ating Lord, siya din ang katotohanan. At siya din ang buhay. Ipinagkilala kanyang sarili sa ating lahat na siyang daan, katotohanan at buhay. Ngayon, unahan natin talakayin yung sinasabi ni Lord na daan. Brother Joshua, bakit daan? Bakit ba sinasabi ni Lord na siya ang daan? Una, si Jesus ang daan patungo kay Yahweh El Shaddai. Yan ang una. Hindi tayo makakarating kay Yahweh El Shaddai kung hindi dadaan kay Lord. Si Lord, ha? Tandaan natin, si Lord ang daan patungo kay Yahweh El Shaddai. This is the reason why kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay sinakripisyon niya ang kanyang sarili na matay sa cross para tayo, ha? Para tayo ay makakarating sa ating pupuntahan walang iba kundi ang langit. Dahil siya ang daan, mga kapatid ko ni Kristo. Si Jesus ang daan na dapat natin tahakin. Brother Joshua, bukod pa rin na sinasabi mo na si Lord ang daan patungo kay Yahweh Shaddai,
Bakit nga mo naman sinasabi, Brother Joshua, na siya ang daan na dapat tayong tahakin? Kapatid ko ni Jesus, sa totoo lang, si Jesus ang daan na dapat tayong tahakin kung hangad natin na makapiling si Yahweh El Shaddai. Paano natin siya matatahak? Amen. Yan ang katanungan. Paano natin siya matatahak, kapatid ko ni Kristo? Ang ating Panginoong Jesus, para tayo ay magarating sa kaharian ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai, walang iba kundi ang manalig sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya. Amen. Siya ang daan. Ang gagawin natin para tahakin natin si Lord na sinasabi siya ang daan ay manalig sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya. Amen. Ipakita natin ang ating pananalig at pananampalataya kay Jesus sa pamagitan ng ating salita at gawa. Haanin man kung salita ka ng salita, preach ka ng preach ng katotohanan, pero yung ginagawa mo, sa lumat naman sa sinasabi mo, sablay ka pa rin. Amen. Kaya mga kapatid ko ni Kristo, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ipakita natin ang ating pananalig at pananampalataya kay Jesus sa pamagitan ng ating mga salita at gawa. At maniwala tayo na si Jesus ang ating tagapagligtas. Amen? Kaya mga kapatid ko ni Kristo, kapag si Jesus ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas, tinahak natin ang daan patungo sa kaharian ng langit na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Pangalawa, sinabi ni Lord, I am the truth. Siya daw ang katotohanan, mga kapatid ko ni Kristo. Si Jesus ang katotohanan sapagkat siya ang walang hanggang karunungan at kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. 1 Corinthians chapter 1, verse 24. Bakit daw si Lord ang katotohanan? Dahil siya ang karunungan at kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Palakpakan rin ang Panginoon. Kaya, mga kapatid ko ni Kristo, sa pamagitan lamang kay Jesus, dahil siya ang katotohanan, maunawaan natin ang ibig sabihin ng mundo. Maunawaan natin, mga kapatid ko ni Kristo, ang kahulugan ng mundo dahil si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang katotohanan dahil siya ang ating Panginoon at Guro. Amen. Nasa kanyang katotohanan, mga kapatid ko ni Kristo. Sinabi niya sa John chapter 13, verse 13, tinawag niyo akong Panginoon at Guro, tama kayo, sapagkat ay ako nga. Kaya, makinig kayo, makinig tayo sa Kanya, at sikapin natin gawin ang kanyang kalooban, mga kapatid ko ni Kristo. Amen. Bakit? Dahil kailanman ang ating Panginoong Hesus ay hindi nagkakamali. Lahat ng mga turo niya ay nasa katotohanan. Kaya marapat lamang na naman ang mga sinasabi, ang mga aral ni Lord ay dapat natin sundin, dahil tsak yun ang ating sinusunod, walang iba kundi ang katotohanan. Ang ating Panginoong Hesus kailanman ay hindi nagkakamali. Amen? Alam niyo ba ang buong ministeryo? Ang buong ministeryo ni ating, ng ating Panginoong Hesus ay para sa ating paglago, sa ating buhay espiritual. At ang tanging pagsunod sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan din ng Panginoon. And the last one, mga kapatid ko ni Kristo, sinabi ng ating Panginoong Hesus, no? Siya'y katotohanan dahil nasa Kanya ang mga salita na nagbibigay buhay sa atin. Kaya nga si Lord eh, siya ang katotohanan dahil nasa Kanya ang salita na makapagliligtas sa atin. Nasa Kanya ang salita na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Lord sa John chapter 18 verse 37, ito ang dahilan kung bakit ako ay ipinanganak at naparito sa mundong ito para magsalita sa inyo ng katotohanan. Yan ang sabi ng John chapter 18 verse 37, no? Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan
At ito pa ang sinasabi ni Lord, mga kapatid ko rin Kristo, nakinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Tingnan mo yung katabi mo kung nakinig ba yan. Anong sabi ni Lord, mga kapatid ko rin Kristo? Nakinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Maaring sa gabing ito, you are listening the word of God tonight, but you are not hearing. Amen? Kaya, ang sabi ni Lord, ang nasa katotohanan daw ay nakikinig sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ulitin mo, kapatid, narinig mo yan. Palagpagan natin ang Panginoon. Huwag natin kalimutan, ha? Nakinig sa ating tinig ang sinumang nasa katotohanan. Yan ang sabi natin, Panginoon. Kaya kung ikaw ay nakinig kay Jesus ngayong gabi, ikaw ngayon ay nasa katotohanan. Panguli, sinabi natin, nating Lord, I am the life. Siya daw ang buhay. Si Jesus ang buhay dahil siya ang pinagmulan ng buhay. Naniniwala pa kayo niyan? Na si Lord ang pinagmulan ng buhay, mga kapatid. Sinabi ng Genesis chapter 2 verse 7. Anong sabi sa Genesis chapter 2 verse 7? Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningahan siya sa ilong at nagkaroon ng buhay. So ibig sabihin, ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, ang Diyos, siya ang nasa Kanya nagmumula ang ating buhay. Kaya sinabi sa Divine Mercy Prayer, sino nakaalam sa Divine Mercy Prayer, yung 3 o'clock habit? Sinabi sa Divine Mercy Prayer, O bukal ng buhay, walang hanggang awa. So ibig sabihin, mga kapitid ko, Kristo, no? Ang Diyos ay ang bukal ng buhay. We also believe, remember, that Jesus Christ is God. So kung naniwala tayo na si Jesus ay Diyos, siya din ang bukal ng ating buhay. Amen? Dahil naniwala tayo sa Kanya, mga kapatid ko ni Kristo. Siya ang nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Kaya siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon tayo ay nabubuhay. Kaya my dear brother and sister of Christ, tandaan natin, hindi lahat ay magkapasok sa langit, sa totoo lang. Hindi lahat. Ngunit tangin ang tumatangkap at nananalig at sumasapalataya kay Jesus ng buong katapatan, kapatid ko ni Kristo, hanggang sa huli, ay siya lamang magkapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya, isang hamon sa gabing ito, mga kapatid ko ni Kristo, kung nais nating matamasa ang buhay na walang hanggan, sikapin natin, mga kapatid, na isabuhay natin ang mga turo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Kaya, kapatid ko ni Kristo, paniwalaan natin si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Lahat ng mga problema natin, huwag tayong mabalisa. Bakit? Nariyan ng ating Panginoong Jesus. Ang hirap lang kasi sa atin, kulang na natin yung kalipitin si Lord. Si Jesus, kailanman, hindi niya tayo iniwanan. Kasakasama natin siya ngayon. Sabi ko nga sa inyo, alam ni Lord na may karamdaman ka ngayon. Alam ni Lord na may utang ka dapat bayaran ngayong gabi. Alam ni Lord yan. Pero, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, tiyak yun, tutulungan tayo ni Lord. Pagagalingin tayo ni Lord. Papasaganain tayo ni Lord. Dahil si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos nating tagapagligtas. Tayong lahat ay magsitayo. Kapatid ko ni Kristo, sabi ko nga sa inyo, alam ni Lord kung ano ang naglaro sa isipan mo ngayon. Hindi tayo magkatakas sa Diyos. Alam ni Lord kung ano ang naglaro sa isip mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano ang napapakinggan mo ngayon.
Panginoon, ang nais ni Lord sa gabi ito, anuman ang mga naririnig natin sa kapaligiran, don't entertain. Ang gusto ng Diyos sa gabi ito, wala kang ibang gagawin kundi tanghin natin ang kanyang pagmamahal. Kausapin mo ang Panginoon ng taos puso. Sabihin natin sa kanya na may mga problema tayo, may mga pangailangan tayo. Kapatid, kasama natin si Jesus sa gabi ito. Talk to Jesus. Close your eyes. Kausapin mo ang Panginoon. Paniwalaan mo. Manalig ka sa Diyos at manalig tayo sa Jesus. Kung wala tayong magagawa, may magagawa ang Diyos. Ikaw ang kanapasan.
sa gabing ito. Panginoong Jesus, ikaw po ang simula at ang wakas. Ikaw po ang hari ng sasito. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga biyaya para sa amin lang. Dalangin namin, O Diyos, na mula sa gabi nito, turuan mo po kaming maging bukas palad, narapigit sa lahat sa mga mahihina at masigit na mga nangangailangan. Turuan mo kami, Panginoon, na lagi kaming lumalapit sa iyo. Sa likod ng aming mga kabilisan, O Diyos, naniniwala kami, Panginoon, kung wala kaming magagawa, ay meron kang magagawa para sa amin. At ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, talangin naman, O Lord, na saan lang kami mapunta, anumang estado ng aming buhay, lagi ba kaming paghariin, Panginoon. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na higit pa sa sapat. Bakit mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan? Bakit mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga suliranin? Kaya sa gabi nito, O Diyos, aming pagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga katugunan ng aming mga panalangin, Panginoon, na ibibigay mo sa amin sa gabing ito. Itaas namin sa iyo, O Diyos, o ibigay namin sa iyo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Dahil ikaw ang higit nakakaalam, Panginoon, kung ano ang para sa amin. Nangangailangan kami, Panginoon, ng iba yung kagalingan sa aming karamdaman na kagalan namin iniindang, Panginoon. Na hanggang ngayon, pabalik-balik kayo ang karamdaman ito. Kaya mahapagat sa amin, O Diyos, kunin mo na sa amin ang karamdaman ito na siya nagpapahina sa aming katawan, nagbibigay sakit, Panginoon. Pagalingin mo na kami, O Diyos, at nawa sa aming pagpapagalsin yung banal na gawain, hahapa pa ang aming buhay, Panginoon. Napakasarap maglingkod sa iyo, Panginoon. Nangangako ka sa amin, O Diyos, na kahit sa kawalan, hindi kami mauubusan. At pinanghawakan namin yan, O Lord, dahil nagtitiwala kami sa iyo na meron kang magagawa para sa amin. Dalangin din namin, Lord, nawa sa mga taong nabigyan namin ng sama ng loob, kami ay pinapatawa na rin nila, Panginoon. Sa mga taong napagsalitaan namin na hindi maganda, nawa, O Diyos, hipuin mo ang kanilang puso upang kami ay mapapatawad nila. Dahil pinapatawad na rin namin, Panginoon, ang lahat ng mga tao na bigay sa amin ang sama ng loob. Pinawaksin na namin, Panginoon, anumang kinakala ng tiyaklo sa aming buhay. Pinawalang pista na namin, Panginoon, ang buhay, kalay, itin, at pinalaki. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya tabagan mo kami, Panginoon. Naniniwala kami sa iyo na hindi mo kami pababayaan. At naniniwala kami, O Diyos, na sa gabi ito kami ay iyong lubos na pinapatawad. Malaya na kami ngayon, Panginoon. Malaya na kami basa sa lahat ng kasalanan dahil pinapatawad mo na kami ngayon. At handa na kami, Panginoon, saluhin ang mga balitagong biyaya at pagpapala na nilalaan mo para sa amin mula pa kanina, Panginoon. Bukas na ang durungawan ng langit, O Diyos, at ihuhulog mo na sa amin ang aming mga panalangin na kami ay answer prayer. Yes, God, dalangin ko rin, Lord, na pagpalain mo ang dakong lugar na ito, O Diyos,
ang compound na ito, Panginoon. Nawa, Lord, ang may-ari ng compound nito, ang pinagkatiwalaan mo bilang may-ari ng compound nito, Lord, ay hindi magsawa sa pagtanggap mo ng iyong mga lingkod. Nawa, Panginoon, hindi sila magsawa, Lord, at patuloyin dito ang iyong banal na gawain. At alam namin, Lord, na ikaw higit na nagkakaalam kung ano ang mga biyaya at pagpapala para sa may-ari sa lugar na ito, O Diyos. Palakasin mo sila, pagalingin mo sila, at pagpalain mo. Pagpalain mo rin ang mga manggagawa, Lord, na hanggang ngayon nagpapagasa yung banal na gawain dito sa God's love, Lord. Pagpalain mo rin ang aming manugtog, ang aming mga mag-aawit, ang mga dumadalo, Panginoon, mga supporters, pagpalain mo sila, O Diyos. Kasama lang kayo ng mga mahal sa buhay na wala dito ngayon. Saan man sila, alam ko, Lord, na hindi maiksi ang iyong mga kamay, kaya mo sa abutan, abutin ng mga biyaya at papalag pag-iingat. We welcome namin, Lord, sa gabi nito, sa dakong lugar na ito, ang Espiritu ng Kapayapaan. Aking we welcome, Lord, sa buong lugar na ito, O Diyos, na multinational, ang Espiritu ng Kasaganaan, Espiritu ng Pagmamahalan, Espiritu ng Banal na laging manahan sa bawat isa. At aming mini-welcome, Panginoon, ang Espiritu ng Pagmamahalan, Pagkakaisa, at higit sa lahat, ang Kapayapaan, Panginoon. Muli, maraming salamat at ang natutuo, Diyos, ito pa yung isang magdalangin sa pangalan ng Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. And amen. Give thanks to the Lord.